Okay, mga master. Ito ang gamit natin sa ating pagkatari. Paa. Sabihin. Pauna, leather boots. Paunan. Yung ating tari. Tari natin. Ano yan? Apollo. Apollo Gold. Tapos ay sa tali. Condom. Ang ating mga tari, guys. Pisa natin. Tari natin itong ating manok, ating paa ng manok. Nakuha natin nung nakaraang linggo, may nagtari-tari sa kapit bahay. Sapin. Sapin natin, guys, ay yung manipis, yung kayas. Ayun, sapin na kayas. Pang-stag. Yung natutok sa stag kasi manipis. So, pisa natin. Pakita ko na sa inyo kung paano ako magkabit ng tari. Dahil sa newbie nga lang din ako, di. Baka may matukuha din kayong konting learnings. Titingnan nyo muna yung paa, guys, bago kayo tumari. Kasi may paa na minsan tambok-tambok ang ganito. Minsan ito, ito okay lang to. Halos pantay siya. Konting ano lang to, konting habo lang dito. Madali siyang lagyan ng sapin. Ganito lang ako magsapin. Ayan na dito. Ayan, ayan. Dito lang yung rayos dyan. Ito. Hakan mo sa dyan. Yes, babaw. Ayan. Hop, isa. Ito mga lihakali. Dalasan, mga lima lang ito eh. Dalawa. Tapos imas. Tapos tatlo, doon siya sa malapit na tayo, tatlo. Apat. Lima. So, kung kahit tinabilangan yan eh, habulin mo lang yan pag nakakita mo nung, ano, kahit wala nang bilang-bilang yan. Pero, since na pare-paras lang tayong bago, siguro, pakita ko lang sa inyo kung paano yung way ko nang paglalagay. Ayan, mas baba mo siya. Pwede mapaan, mas baba na. Nasa baba, ihahabol mo lang sila sa taas. Isa, alam mo, tatlo lang ito eh. Tapos yung sapin, guys, pantay siya, yung pantay-pantay. Para maganda. Dalawa, tingnan nyo, kulang pa. Dapat isa. Tatlo. Ayan, tingnan nyo. Yung kasing mga magaling magtari sa bungal, ang pagkaka talagang maganda sila magsapin. Pagkasapin pa lang, kita mo na sila na magaling, talagang marunong sila. Gayahin natin yung maganda. Sa magandang gagayahin natin, huwag yung pangit. Kasi bago nga, bago tayo may baguhan, di, gagayahin lang tayo, di yung maganda na. Huwag natin gayahin yung pangit. Tapos, kasunod na yan ay leather boots. Sana yun, yan. Ito leather boots ko. Dito lang kakabit sa may itong on device ito sa to. Kasi itong parang kantuhan ng paa. Doon lang tatapat kong kanto. Kanto ng paunan. Diyan ako naglalagay. Ayun. So, kakabit din niyan. Siya diyan. Ayun, ganyan sa pwesto pa. Gagandahan yung kabit ng lang lagay nitong ano. Titibayan niyo na para pag lalagay niyo nung sapin eh hindi na siya may iba ng pwesto. Ayan. Tapos tuloy lang natin yung pag-asapin natin. Dito sa baba, dalawa. One. Two. Ayan, dalawa. Tapos sa taas naman tayo. Taas. Diba? Ayan. Isa. Dalawa din. Dalawa. Diba? Lagi siyang pantay. Pag ano, hahabulin niya. Gahabulin lang sila. Tapos balik tayo sa baba ng isa. Balik sa baba ng isa. Isa. Tapos taas ulit tayo. Taas ulit, taas. Isa. Dito.
isara na natin. Close na natin yung taas niyan. Para walang kuwat. Dalawa. Tapos, baba uli. One. Two. Ayan. Yan yung guys. Oh. Ano lang. Madali lang. Dandahan lang yung cabig line. Diba? Netra tayo na pag-ikutan ng paunan. Ayan. Medyo mahaba pa siya. Pero okay na yan. Pero ako, parang gusto kong putulin. Ito na, sobrang haba eh. Kaya lagi din tayong may gunting sa tari case. Hindi dapat mawala ang gunting. Ayan, diba? Ating puputulin. Ito lang tayo ng mga kunti lang. Ayan, okay na to. Parang maikot sa pauna natin. Ayan, ganyan lang. Sobrang haba eh. Nahabaan ako. Ang paglalagay sa paunan, ito lang. Pag iikutan mo siya lang ganun. At hindi mo siya isagad sa ibabaw. Kasi dumundong magtatali mamaya eh. Kasi pag sinagad mo yung sapin sa babaw, pag tatali mo, napupulit agad yung sapin. Ayan, ilock mo muna sa ibabaw. Tapos, tayo tayo pababa. Ayan. Ano? Yan ang ano. Para sa akin, ako bago lang din makadibo, sabi ko nga bago lang din lang magtatari. Pag ganito yung pagkakalagay ko ng ano, sapin ng basa, pag nilagay ko na to, para sa akin okay na to. Ayun, kanya. Sigit na ana siya nung sarahan basa. Ito lagi yung matibay, wag siyang mahuhulog, wag siyang basta nalalaglag pag palawit-lawit lang, pangit. Kailangan lang matibay, di ba? Oh. Tanyo, pinipiti ko. Tibayan nyo to. Kasi dyan tayo kukuha ng asinta. Ayan, sabi ko ulit sa inyo, ulitin ko. Kung gagaya din kang yung mga idol natin sa buwan na magatari, kung gagayahin lang din nyo, ang gayahin nyo, yung isang magandang maglagay. At saka yung laging nanalo. Bantayan nyo sila sa buwan. Panoorin nyo sila. Mababait naman yung mga master natin na yan. Hindi tayo tatablahin yan. Sigurado ko sa inyo. Ayan. Ngayon, talagyan natin ng ano yung tari. Talagyan natin ng tali. Tapos nyo, paano maglagay ng tali? Yung tari natin na gagamitin ay pang stag talaga to. Manipis ang garol nito, maliliit. Tapos magagaan lang yung blade. Para kayang-kayang buhatin ng stag. Kasi ngayon, halos stag ang labanan ngayon eh. Dito, wag tatali naman ito. Umpisan mo dito sa kanang tinidor. Ah, kaliwa. Sorry. Oh, kanan nga. Ayan. Ano mo to? Parang gagawa ka lang ng spike. Para dumikit siya dun sa ano. Ayan na lang. Ano? Huwag yung isagad si babaw. Dito lang. Kasi, doon tayo magkatali mamaya pag iikot natin sa panong manok. Doon tayo magagawa ng lock. Mamaya si babaw na yun. Yan, ganyan lang guys. Tapos sa kabila. Madali lang. Dandahan lang. Huwag niyong biglain. Ako, natuto mag-tari. Dahil bigyan na nagkaroon ako ng tari, 2 piraso. Tapos, nabili ako ng manok. 2. Talagang, bibili akong 2 manok. May isa may tari, yung isa wala. Paglalabanin ko yun. O, di may ulam ako pagkatapos. Kaso, kawawa yung manok. Pero, natin magagawa, addict tayo, gusto natin matuto eh. Gusto lang sana nag-lockdown, nagkaroon ng mga tari-tari dyan kung saan-saan yun, napalaban na tayo, may nagtiwala sa atin guys, kaya pagkating isira yung tiwala na yun. Ang pagkakabit ko ng tari ganito, kawa ko yung tali, hindi ko nilalak yung tali, ganito lang, diba, natanya yung tali. Ayan, ganyan ang gagawin niyo para magkaroon ng spike. Yung spike niyan, kakapit niyan dito sa pin, malagkit din kasi yan. Ito, ganito lang, i-anom nyo yung paan ng manok. Ayan na, kaya nyo. May yung dali yung hinalaki ko, nado si Bob. Nasa iba nung propto. Propto nga ba ang tawag yan? Basta daliri na yan, propto ang tawag nila eh. Nakikinig ko sa YouTube nila, hindi ganyan. Papatong mo lang din itong dilalim sa daliri mo. Ayan o.
Tapos isukat mo muna dito. Pantay mo itong kaliwang tinidor, ipantay mo dito sa binti ng manok. Ganyan lang siya. Yan o. Diba? Nakapantay. Idikit mo siya ngayon doon sa paunan. Ayan. Ay. Laban na to. Diba? Ayan. Ito dapat hindi siya pag iniapakin ng manok, dapat hindi siya tatama sa lupa ito. Tapos ito naman, dapat nakaluwag yan. Hindi siya magtatama at saka dun sa garol ito. Kasi masakit yan pag magtatama yan. Pag anong masakit ang manok, pipilay agad. Ngayon naman sa pagtatali, pero lagyan natin ng kondom kasi matalas ito eh. Bagong hasa ito. Lagyan natin ng kondom, baka madali tayo. Masakit. Lalo pag lalo mga patagal natin baguhan, dapat lagi tayo safety. Baka hindi pa tayo sumisikat malakas agad. So ayan guys, ito nyo naman. Pag ganyan na yung tari nya, pwede nyo lagyan ng tali. Pag gawag na tali, 10 dito, 5-5. 10-5-5 ang gawa ko. Ano na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Pag magtatali kayo guys, mas maganda talaga yung ganito, yung sama-sama yung tali para mas compress yung ano niya, yung pagkakayapos na dun sa garol, mas matibay. Sa sunod na layer naman, tatlo, lima tayo dito, 5, 1, 2, 3, 4, 5, yan, 5 sa gitna, tapos 5 ulit si babaw, last na to, 5 na to, doon na sa kaibabawan, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos lock natin. Lock. Tapos muna natin yaposin itong kaliwang garol. Tali natin yung garol niyan. Ito. Diba kaliwa, kanan. Ito ang kaliwa. Ito na natin natalian. Ganito ang pagkatali niyan guys. Ganito ako gumawa. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okay, 5. Kumuha tayo dito ng 5. Tapos kumuha tayo dito ng 5 sa kabila, sa paunan. Yapusin natin yung paunan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Ngayon, pagkatali nyo na ng ganyan, tingnan nyo na yung tari nyo kung bumalaw. Kung okay ba, kung okay sipat nyo. Ang sipat ko ganito. Ayan. Sa akin, okay natin itong kasinta. Ayan, mas, medyo mas mataas kesa yung sabi, spark alignment, lampas tayo. Pero okay lang sa akin yan, walang problema yan. Mas malakas pumatay ang ganyan. Mas malakas yan sumira. Pag mas mataas yung taring, ano, mas malakas sumira ng kalaban yan. Tapos ito, pag itinahaya mo na ganito, natin ba? Tinahaya mo yung garol, nakahigang ganyan. Tumatama yung dulo niya dito sa may gilid ng tuhod. Ayun, 'di ba? Pantay na yung ano. Pantay na yung ano natin, yung ating garol. Yan, yan. Tingnan niyo. Yan. Yung ano niya, nakatama dito sa tuhod. Ayun. Tingnan niyo. Oh, yung dulo ng tari, ayan, pantay siya. Tingnan yung dulo. Ayan o, oh, ayan, ayan. Halos nandun siya dun sa kantong, sa ano na yung tuhod. Tapos pag hinila mo yan, ng ganyan, nasa gitna yan, center as yan, nasa gitna yan ng pitso. Tsaka ano sa may puwit, pag hinila mo siya, ganyan, di ba? Ayan o. Oh. Ito yung, ano, ito yung pitso. Na ito yan. Yan, balikan natin yung condom kasi tatalihan natin. Papainal na natin yung pagtatali. Madali naman ito. Araw-araw nyo ba itong ginagawa? Ewan ko, hindi lang tayo. Sa practice lang, practice. Ngayon, yapusin natin yung ito, lamesa ba ang tawag ng lamesa ng garol? Ito, itong ilalim na ito, yapusin natin. Lagyan ko yun ng dalawa. 1, 2. Tapos, ayan, ito nyo, ikot. Iikot ko yan doon sa kabila, pabalik sa paunan. Ayan. Pak. Sampay.
Gawin natin yung mga apat na beses. Diba nakalis na tayo? Ito pangalawa. Sampay uli. Ikot uli doon. Sampay uli sa paunan. Dalawa. Isa pa. Patatlo to. Sampay uli sa paunan. Oh, ikot sa kabila. Sampay sa paunan. Tatlo. Pang-apat. Sa ikot. Yan. Ikot. Sampay. Diba? Apat. Nayapusin natin yung kanan tinidor. Nayapusin naman natin na yung kaliwa. Lagyan natin ng lock ito. Diba tayo isa pa ulit, ha? Figure. Kaya hindi ko sinagad yung tali kanina. Ayan, tignan nyo ito. Doon ko is nasangat yung tali. Doon siya nakasangat. Para hindi siya bumukol. Kasi pag may tali dyan, bukos, sangat ka pa ng sangat. Bukol lang, bubukol yan. Dito ulit tayo sa lamesa. Dalawa ulit. Lock natin ang dalawa. Tapos, dito naman tayo sa kabilang tinidor. Ayan, sampay naman doon. Tapos, ikot ulit guys. Ikot. Ikot. Tapos, sampay sa kanang garol. Tapos, sampay ulit sa lamesa ng garol. Kaliwan tinidor. Ikot. Sampay. Lamesa. Tinidor. Ikot. Sampay. Lamesa. Kaliwang tinidor. Ikot. Lock. Yan, nag-lock na tayo. Diba? Ngayon, nung natitirang tali natin, natitirang tali ito, ubusin na natin yan pag ikot dito sa ginawa natin yung mga lock. Ikot na natin. Una natin sa baba. Yan, lagay natin natin siguro ito, mga pito. Lagay natin ng pito itong baba. 1, 2, basta sama-sama lagi. 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, 5 itong kabila. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, 5 doon sa taas. 1, 2, 3, 4, 5. Bang, haba pa. Balik natin sa baba. 1, 2, 3. Okay, busan dito. Busan natin yan, tali na yan. Hop, tapos, ilalak na natin yan. Sampay. Gawin tayo ng lock. 1, 2. Yan, tapos, ayan, nakalock na siya. Yan, matibay na yan. Wala nang pihit yan. Ito nyo. Yan, malinis lang siyang paggagawa na maganda. Yan, sa pag-tape naman, try natin lagyan ng tape. Ayan, tape. Ayan, tape. Pag-tape naman, maganda rin yung may tibay yung tape mo kasi malaking tulong din yung tape. Pag tinamaan ng tari yung ano mo, siyempre, tape muna. Tatamaan. Pag makapal yung tape mo, di may tendency na hindi agad siya bumitaw. Tamaan mo ng tari yung ano na yan, yung ginawa natin na yan. Ang paglalagay guys ng tape, wala lang, ano lang, papatong lang siya. Wag nyong ipipisil. Patong lang, patong nyo lang sa ano niya yung tape. Lagyan natin ng rating apat. Dalawa. Tatlo. Apat. Plus apat din sa taas. Basta pag yung lalagyan ng pwersa, patong lang. Para hindi siya pumilay. Kasi dami natin ginawang tali. Pag pigpitan pa natin yung tape, pipili na ito. Dalawa. Tatlo. Apat. Gupit. Putol. Yan. Yan. Tanggalin nyo. Ayan. Diba? Pwede tayo bumangga ng mga kalaban nyan. Pag ganyan ang kabit natin. May tiwala na ako sa pagkakabit ko na to. Pwede ko na ibangga to. Lagyan natin ng bayna. Ito. Ganda ng bayna ko, no? Kulay candy. Ako na. Pag-abay na. Ayan. Pag-abay na guys. Huwag nyong itutok. Huwag nyong ididiin. Huwag nyong hayaan nyo lang siya mahulog. Ayan. Hayaan nyo lang mahulog yung bay na sa talim. Ayan yan yung daliri nyo dito. Diba? Ayan. Hayaan nyo lang siya mahulog. Ayan. Ayan. Diba? Huwag nyo siyang isusok-sok. Pagka hindi mag ano, nakakapit. Baas nakakapit yung dulo dito sa bayna. Pag
ipinirsa nyo siya, may tendency na mawala yung dulo. Ayan, di ba? Mawala yan. Wala, hindi pa napapalaban yung malong, hindi pa napalo, yung taray mo wala ng dulo. Kasi tumama na sa bayina mo. Kaya dapat paglalagay ng bayina, ano lang, smooth lang din. O, yun o, di ba? Shoot. Tapos dito, isang pay mo dito sa pakunan. Ikot mo siya dito, mga dalawang ikot. O, tatlo, o sige, tatlo. Paapat dito nalagay, iikot mo dyan. Igawa mo siya dyan ng lock. Aras. 1 2. Tapos pagka na yung iba hinihigit yung paa, huwag nyo na lang higitin, ano, gawin nyo na lang ito, pump nyo na lang itong talampakan, eh, ganyan na lang, huwag nyo nang pigitin yung paa, mamaya mabalda pa yung paa ng manok, imbis mapalaban ay nabalda pa, napilay pa, ipump nyo na lang itong talampakan, ganyan. So guys, nawa ay may natutunan kayo, sana may natutunan kayo kahit paano. Next video ko eh gagawa ako ng ibang style naman, o siguro saka na naman tayo tatari next time. So the video ko, kaya sana like and subscribe my YouTube channel. Salamat po. Thank you.